It's been a year since war broke out in Marawi. A lot of people have given their support to the community, including leaf artist YelCast, who dedicated some of his paintings to helping children affected by the siege. YelCast is here with us this morning. Thank you for being on the show. Welcome to New Day on CNN Philippines. Magandang umaga sa iyo, Yel. Magandang. YelCast is your artist name, yes, diba? Yes. But syempre, ang full name mo is L'Oreal Macalindal Castillo. Oh, mahaba. Okay, YelCast na lang. Okay, ikaw yung isa mga artist na dinedicate mo nga yung proceeds na makukuha mo pag nabenta mo yung mga artworks mo dun sa Marawi children. Paano nagsimula yun? And ano-ano yung mga kumbaga artworks mo? Mga existing ba yun? O gumawa ka ng mga bago for specifically for Marawi? So basically, ang may mga nag-isna ako ng mga artwork. So siya na yung talagang ginawa ko. Kasi siya yung mga connected sa Philippines. Like that is, ang title is Pusong Punong-Puno ng Pangarap para sa Pilipinas. So, and mostly ang nag-or sa akin is, as an artist, we have a responsibility to ipakita yung ganda ng buhay and as a Pilipino naman, responsibility natin na tulungan yung kapwa natin Pilipino at isang pagpapakita ng pag-umasa sa Pilipinas is i-share mo yung mga talent. Share mo. Bakit mo naisip? Like all of a sudden lang, sabi mo gusto kong tumulong, gamitin ko yung talento ko, pagiging artist ko, tapos tutulong ako sa Marawi children. Ganun ba yan? Oh yes. Actually, this is not the start yung unang project. So I help like Ondoy. Okay. Po, Ondoy, Sendong. Yeah. Sendong. Okay. Actually, ito lang siguro yung nakita kasi with the help of Win in Manila, they helped me to promote it online. Yeah. This particular painting we're seeing right now, yung nakita natin, yun yung sinasabi mo, di ba, na may about a certain book sa Pinoy. Yes, like this. Okay, yan din yung katabi mo. And like that. Yung nakita natin kanina. Mm-hmm. Okay. Yel, bakit yung mga paintings na yun, yung certain paintings? Sabi mo kasi may mga specific paintings lang na pag nabenta mo yun, yung proceeds na yun, pupunta nga sa Marawi. Bakit yung mga certain paintings na yun ang napili mo? Kasi yung mga paintings na yun, yung mismong may kumbaga nag-reflex ng pag-umahatin sa Pilipinas. Like, ito is a KKK, Bonifacio team. Ayan, yung nakikita natin ngayon, di ba? Sa Bonifacio team. Yung KKK. Okay, Bonifacio team. Sa El Pacto Sangre. Ah, okay. Tapos yung sabi mo nga, 100% na proceeds, mapupunta from these main things, support a campaign, send relief goods. Okay, kamusta naman nung napadala doon? Marami ka naman mga ako marami. Once the art collectors gusto yung painting, so they deposit the cash sa third party. Then when they nakita kami, pakita niyo yung receipt, then I'll give the paintings. At win-win situation. Kasi may bibili ng painting mo dahil gusto talaga yung painting mo. At the same time, yung proceed nga mapupunta, may matutulungan ka. Leaf artist ka, Yel. Ano yung main theme of your works as a leaf artist? Basically, lahat ng works ko is as leaf kasi I'm a proud son of a farmer. Oh, wow. So, okay. Almost ang ginagawa ko, nagpalaki sa akin is katas ng mangga, katas ng mga putas and gulay. So, I always gustong, lahat ng ginagawa ko is connected kung saan ako nagmula. Ganda naman. Kumbaga, kung ano yung pinanggalingan mo, yun. Kaya, leaf artist ka. So, basically, lahat ng mga gawa ko is more on positivity. More on how to make an impact to others. Maraming salamat, Yela. You're such an inspiration. Keep doing what you're doing and marami ka natutulungan. Maraming salamat ulit. Thank you. Punta dito sa CNN Philippines. Thank you. We just had the leaf artist YelCast. Now, don't miss these stories.